Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Tinanggap ng dalaga na magpakasal sa isang sinto-sinto. Nagulat siya na may lihim siyang nadiskubre sa kanyang papakasalang lalaki. Ano? Nasisiraan ka na ba, Marigold? At naisipan mo magpakasal sa sinto-sinto? Gulat na tanong ng kapatid na si Ariana. Ate, kailangan ko ng malaking halaga para sa pagpunta ko sa abroad. Babayaran ako ng doble pa sa kailangan kong pera kapag nagpakasal ako sa lalaking iyon. Ang tinutukoy ng dalaga ay ang pagpapakasal sa isang lalaki na nakita lang niya sa Facebook. May mag-asawa kasi na naghahanap ng mapapangasawa para sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Arranged marriage ika nga, ngunit ang lalaking nakahanda niyang pakasalan ay isang sinto-sinto. Kaya nakahandang magbayad ng malaking halaga ang mag-asawa para pakasalan lamang ang kanilang anak. Dahil sa may diferensya sa isip ang lalaki, ay walang nagtangkang pumayag sa alok ng mag-asawa. Tanging siya lang ang tumanggap sa hamon. Bago ang napipintong kasalan ay kailangan muna nilang magkakilala ng lalaki. Kaya pumunta siya sa bahay nito. Laking gulat niya nang makita ang malaman siyang tirahan ng kanyang mapapangasawa. Maya-maya nga ay sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Magandang umaga, iya. Ikaw na ba si Marigold Infante? Tanong ng matanda. Ako nga po. Ako po ang mapapangasawa ni Adriel Buenavista. Aniya. Ikaw pala. Sige, tuloy ka, iya. Anito at pinapasok siya sa sala. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay at wala siyang ginawa kundi ang mapanganga sa kanyang mga nakikita. Magagandang muebles at mamahaling dekorasyon ang nakalagay sa buong sala. Nang biglang lumitaw ang isang matandang babae at lalaki na maayos ang pananamit. Halatang mayaman ang dalawa dahil sa mga alas na suot nito sa mga katawan. Ikinagagala kitang makilala, iya. Ako si Emma Buenavista. Ako ang ina ni Adriel, ang mapapangasawa mo. Pagpapakilala ng matandang babae. Ako naman ang kanyang ama na si Alberto Buenavista. Sabi naman ang matandang lalaki. Ganon din po ako. Nasaan po siya? Tanong niya sa dalawa. Huwag kang mainip, iya, at bababa na ang anak namin. Ani Emma. Maya-maya ay nakita niyang pababa ng hagdan ang isang matangkad at guwapong lalaki. Mayroon itong mahabang buhok at mapupungay na mga mata. Nakaramdam ng kilig ang dalaga nang makita ang kanyang husband-to-be. Oh my, ang guwapo ng mapapangasawa ko. Bulong niya sa sarili. Siya ang anak naming si Adriel. Siya ang magiging asawa mo, iya. Wika naman ni Alberto. Hello, ato Adriel. Ikaw, ano pangalan mo? Sabi ng lalaki. Nang magsalita na ang lalaki ay biglang nadismaya ang dalaga. Ako si Marigold. Ikaw ba ang magiging atawa ko? Napabuntong hininga na lamang si Marigold bago sagutin ang tanong nito. Oo yata, aniya. Nagpaalam muna ang mag-asawa na maghahanda na makakain ng dalawa. Kaya't naiwan si Marigold at Adriel sa sala. Niyaya siyang maglaro ng bahay-bahaya ng lalaki. Lika, lalo tayo bahay-bahayan
Ako tatay, ikaw nanay. Sabi naman ng lalaking sinto-sinto. Walang nagawa ang dalaga nang hilahin siya nito sa loob ng isang kwarto. Pinaupo siya ng lalaki sa maliit na upuan at piniringan ng kulay pulang panyo ang kanyang mga mata. Teka, bakit mo tatakpan ang mga mata ko? Tanong ng dalaga. Basta, surprise! Bumilang na tatlo ang lalaki at saka inutusin siya na tanggalin na ang piring. Laking gulat naman ni Marigold nang bumungad sa kanyang harapan ang magandang bungkos ng bulaklak na rosas at mga tsokolate na may makukulay na balot at nakalagay iyon sa ginintong lalagyan na kahon. Ano yan? Tanong ng dalaga. Para sa iyo, ikaw ang magiging atawa ko kaya bigay ko yan tayo. Wika ni Adriel. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Marigold. Marami nang nagbigay sa kanya ng bulaklak at tsokolate. Ngunit ang pagbibigay sa kanya ng lalaki, ang labis niyang kinakiligan. Ikaw naman, nag-abala ka pa? Salamat. Nakangiti niyang sabi. Buong maghapon silang naglaro at nagkwentuhan ng lalaki. Sa maikling oras na pinagsamahan nila nito, ay madaling gumaan ang loob niya sa kanyang mapapangasawa. Napansin ni Marigold na kahit may kakulungan sa pag-iisip si Adriel, ay para itong normal na tao kung magpakita ng totoo nitong emosyon. Di nagtagal ituloy ang nahulog ang loob niya sa lalaki at natutunan na itong mahalin sa kabila ng kondisyon nito. Alam mo Adriel, mula nang makilala kita, ay binago mong pananaw ko sa mga kagaya mo. Napatunayan ko na kahit ganyan ka, kung mag-isip, magsalita, kumilos, ay hindi ka mahirap mahalin. Wala na rin akong pakialam sa ibabayad na pera sa akin. Magpapakasal ako sa iyo, kahit walang anumang kapalit. Hindi na rin ako mag-a-abroad. Dito lang ako sa piling mo. Aniya sa lalaki. Kung ganoon, totoong mahal mo na ato? Masiyang sabi naman ito. Oo Adriel, mahal na kita. Ako rin eh, mahal na kita Marigold. Nabigla ang dalaga ng marinig ang matuwid na pagsasalita ng lalaki. Teka, nakakapagsalita ka ng maayos? Takang tanong ng dalaga. Oo Marigold, matuwid ako magsalita. Hindi ako sinto-sinto gaya ng pagpapakilala sa iyo ni na mama at papa. Halos hindi nakakilos si Marigold sa kinatatayuan sa ibinunyag ni Adriel. Hindi ako sinto-sinto. Nagpanggap ako na may diferensya sa pag-iisip para mahanap kong nararapat na babae na aking iibigin at pakakasalan. Babaeng tatanggapin at mamahalin ako kahit ako'y sinto-sinto. Kinasabwat kong aking mga magulang para maisa katuparan ng aking plano. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na sinubok lang pala siya ng lalaki para malaman kung makakaya niya itong mahalin kahit na sinto-sinto ito. At dahil natutunan niyang mahalin si Adriel sa kabila ng inakalang kondisyon nito nang walang hinihinging kapalit, ay nakahanap tuloy siya ng tunay na pag-ibig sa katauhan ng lalaki. I love you Marigold. So, will you still marry me? Anito. Yes Adriel, I will marry you. Masayang sagot naman ng dalaga. Natuloy ang kasalang dalawa at nagsama ng maligaya sa piling ng isa't isa. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo pa bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.